Matapos ngang pumutok ang balita na maglalaban niya ang dalawa nating kababayan at dalawang top Filipino prospect na sina JR The Dreamer Aquinil, na kasulukuyang hawak ang WBO Intercontinental Super Flyweight Champion kontra sa undefeated top prospect na si Kevin Jake KJ Kataraha, na hawak naman ang kasulukuyang titulong OPBF Super Flyweight title. Napabalita nga sa darating na November 11 magaganap ang kanilang bakbakan dyan sa Nagoya, Japan. Sa labang ngang ito maraming ang naginayang ng mga Filipino boxing fans. Dito kasi sa Pilipinas halos ayaw nga ng mga Pilipino na maglaban ang dalawang magkababayan sa ibabaw ng lona. Ngunit hindi nga natin maiiwasan yan na mag-cross talaga ang dalawang magkababayan sa ibabaw ng ring. Lalo na nga sa lower division na kung saan napakaraming mga Pilipino boxers nga ang lumalaban dito. At sa kapapasok-pasok lang na balita, good news nga mga idol, dahil ipinag-utos na nga ng IBF ang final title eliminator sa pagitan ng dalawang Pinoy boxer. Ito nga ay sa pagitan ni na WBO Asia Pacific Minimum Weight Champion na si Jake El Bambino Amparo kontra sa former IBF World Minimum Weight Champion na si Pedro El General Taduran. Sa lumabas nga pong balita, bibigyan lamang sila ng 15 days para ayusin nga ang negosasyon para hindi nga mauwi sa first bid ang bakbakan. Ang kagandahan nga rito mga idol, kung sino man ang manalo sa kanila, sigurado na nalalaban niya sa world title. Mag-aabang na lang sila mga idol sa paparating na rematch sa pagitan niya ng kasalukuyang IBF Minimum Weight World Champion na si Daniel Valladares kontra sa IBF Interim Champion na si Jinjiro Shigioka. At taong 2020 nga mga idol, sa mga hindi nakakaalam, nakalaban na nga rin ni Taduran ang kasalukuyang kampiyon na si Valladares, at sa kanilang naging laban noong 2020 nauwi nga sa no contest ang kanilang bakbakan dahil nagkaroon nga po ng accidental headbutt. At taong 2021 naman mga idol, dinepensa niya ni Taduran ang kanyang titulo kontra sa kapwa Pinoy na si Rene Marc Cuarto, at dito nga natalo nga siya via unanimous decision. At taong 2022 naman mga idol, nagkaroon nga ng rematch itong si Taduran at Cuarto, at sa kanilang naging rematch mga idol, ganun pa rin ang naging resulta. Nanalo nga rin itong si Rene Marc Cuarto via technical decision. Sa kanilang naging laban niya kasi mga idol, napahinto nga ang laban dahil nga sa accidental headbutt na nangyari nga rito kay Taduran. At July 1, 2022, nang depensa naman ni Rene Marc Cuarto ang kanyang titulo kontra nga rito sa Mexican boxer na si Daniel Valladares, dito nga nasungkit ni Valladares ang titulo via split decision. At dito lamang January 2023, nang depensa niya ni Daniel Valladares ang kanyang titulo kontra sa Japanese boxer na si Jinjiro Shiyogaka, dito nga nauwi rin sa no contest ang kanilang bakbakan dahil nga rin sa accidental headbutt. At dito lamang April 16, 2023, nang mabigyan niya ng pagkakataon lumaban ang ating kababayan na si Rene Marc Cuarto para nga sa IBF interim title kontra nga rito sa Japanese boxer na si Jinjiro Shiyogaka, natalo naman itong ating kababayan by a round 9 technical knockout. Kaya naman nasungkit nga ni Shigioka ang titulong IBF interim title, at siya na ngayon ang lalaban niya rito kay Daniel Valladares. Kaya naman mga idol, napakagandang balita nga nito na ang dalawang Pilipino boxers natin na si Taduran at Amparo maglalaban niya para sa final title eliminator. So aabangan na lamang nila kung sino nga ang mananalo dito kay Shigioka at Valladares. Kaya naman mga idol, supportahan nga po natin ang kanilang magiging laban sa kanilang final title eliminator. At kung sino man ang manalo dito, supportahan pa rin natin para sa kanyang paparating na laban para sa world title naman. Ito nga pong si Jake El Bambino Amparo, may kartadang 14 wins with 3 knockouts at may 4 tatalo, at huling lumaban nito lamang August 8 kontra sa undefeated Japanese boxer na si Goki Kobayashi, nasungkit nga nito ang WBO Asia Pacific Minimum Weight title. Habang ito namang si Pedro El General Taduran, may kartadang 15 wins with 12 knockouts at may 4 tatalo lamang din, at huling lumaban niya po nito lamang January 30 kontra kay Powell Balaba na tinalo niya naman via technical knockout. Sa laban ngang ito masasabi natin na lalamang sa experience at power itong si Pedro Taduran kontra nga rito kay Jake Amparo. At bagamat wala ngang knockout power itong si Jake Amparo, hindi pa rin po pwedeng magpakumpiyansa itong si Pedro Taduran, dahil alam naman natin mga idol na magaling at kaya rin makipagsabayan itong si Amparo sa ibabaw ng lona.
Nakita nga natin yan sa kanyang huling laban kontra sa undefeated Japanese boxer na kampiyon niya noon ng WBOA sa Pacific title na si Goki Kobayashi na tinalo niya nga po via decision. Pero sa kanilang naging laban ay 2 beses nga pong pinabaksak ni Amparo itong Japanese boxer. Pero mga idol, kung kayo naman ang tatanungin, sino nga ba sa tingin nyo ang Diado at sino nga ba ang Yamado? So i-comment nyo lang sa ating comment section at pag-uusapan natin yan. So hanggang dito na lamang muna mga idol, maraming salamat sa mga tumutok. Huwag nyo pong kalimutan suportahan itong ating mga videos. Please like, share and subscribe and please support boxing. Thank you. Subscribe na sa Boxing Club PH.